kay Ariada TV. Mabuhay po kayo. Pakidaan po, pakidalaw po ang kanyang official YouTube channel, How Ariada. Joan, what's up mga kababayan, mga kalingap? Welcome back po sa aking YouTube channel. Ako po ang inyong host, Ariada TV. Muling nagbabalik para sa isa na namang panibagong video reaction. No? Pero bago po natin simulan ang videong ito, gusto ko po muna kayong batiin. Luzon, Visayas, Mindanao, saan man panig po kayo ng mundo nanonood at naroroon ngayon. Isang mega love shout out po. Nawa ay lagi kayong nasa mabuting mga kalagayan habang pinapanood ang videong ito. Siyempre, hindi natin nalilimutan na promote ang YouTube channel ng ama ng Team Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab at Ati Edna Vlogs. I-subscribe po natin sila, panoorin po natin yung kanilang mga vlogs o yung kanilang mga content ng pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Sa ating mga panonood sa kanilang mga video ay malaking tulong po ito mga kababayan, mga kalingap, para may pagpatuloy po nila yung kanilang programa. Yan po ang lingap sa mga may hirap. So yun na nga mga kababayan, muli nga pong dinalaw, pinuntahan ni Kalingap Rab yung pinapatayong bahay para dito sa maglolo na si Reyna at si Lolo Nestor. No, sa kanilang pag-uusap ay hindi na iwasan na maitanong ni Kalingap Rab dito kay Lolo kung ano yung saloobin ni Lolo patungkol sa mga taong nagsasabi ng hindi maganda para dito kay Lolo Nestor. At merong binitawang salita si Kalingap Rab para sa mga nag-iisip ng hindi maganda sa ginagawa ni Lolo Nestor para dito kay Reyna. Tara mga kaibigan, mga kalingap, panoorin po natin ito. Ngayon tay, yung iba kinu-question yung pagiging overprotective po daw kay Reyna. Ganun po ka talaga kayo, yung parang masyado kang overprotective. Natako naman po ang kalaga yung buhat-buhat po. Ako nag-alaga, hindi nila na. May mga nagsasabi kasi sa atin na bakit daw ganun kayo kay Reyna, na palagi mo daw siyang, pag nasa labas, nasa public, yung parang di mo siya, di mo siya inayaang makapitaw, ganyan. Sir, grabe yung hawak mo, ganun. Natakbo siya riyan. Ayun po yun. Kung nakatakbo siya riyan at nakako ng bata, magagalit sa akin siya rin mga magulang. Nung bagang kasagsagan niya ng matapang po yung pag nasa sulubong yung mga bata, nasa bunot. Kaya ganun yung, kaya palagi mo siyang hawak. Marami ko siya po hawak talaga yan. Kung pababayaan ko siya, tatakbo yun. Andito na sir, kaya nga bulan niya. Laki ng takad yan, sir. Nung pandit niya, kabulan niya kami hanggang Yung kasi may mga nagtatanong daw ay, yung baga mga viewers natin na iba, ay, masyadong ano mag-isip. Ay, no? Kung pag-isip lang nila, ano nga, sir, ay muntik na ako. Sabi ko sa kanila, pati niya lahat ng doktor, kung kinkrim, wala pa ba sir nakakuan? Wala nakarilak? Yung pinakamagaling na doktor, sabi ko, saka, pati niya ninyo. Kung naman may ginawa kayo masama, hindi kayo mismo lalapit sa ano, hindi kayo hingin ng tulong. Ano? Kung kakaya na siya gumawa ng gano'n, kita mo ito sa barangay na ako may kasalanan dito, wala akong kaso dito, pag nanakaw, pag wala ako, sir, yung pag napapansin nila yung pag-atbay ko. Pero kunti lang naman yung time, mas marami yung naniniwala sa inyo. No? Sa marami na nakikita. Pero kung nakikita nila yung naakbayan ko yan, hindi nila naranasan yung paghihirap pa dyan, kaya sobrang pagmamahal ko dyan. Saka, siyempre, kailangan mong akbayan, at di mo bagala mang takbo ng isip, kung biglang yun naman yung magaling na, sir, hindi ko nahawakan, sir, susunod na lang na susunod sa akin, sir. Ay kung yung may difference, papabayan ko, tatakbayan, hindi ko kaya habulin, sir, na yan. Lalo na pag nasa mall tayo, nasa public, paano kung biglang, kagaya nung isa bang doktor, ano niya, bigla niyang kinalabit? Kaya yun sila, hindi ko, sir, kaya yan, at ay kung ano, sir, ang bulitin na Diyos ako, makabasag pag, sir, tayo, pagpasok sa kon, ay, ayan po, malinaw na po mga kalinga para sa mga taong nakakaisip ng ganun, sir, makikitid ang utak na masyadong judgmental. Huwag naman po natin i-judge si tatay kasi siya na nga po yung nagpakahirap. Alam mo yung mga nangyayari sa bata. Si tatay, lolo na ito. Apo na lang niya yan. Asan yung magulang ni Reyna na dapat yun po yung ating questionin kung nasaan, di ba?
Dapat pinapunta namin sa doktor, eh, dapat daw si Rein ang magkakawa niya. Tagal niya. O diba, diba, dapat nanay naman nanay talaga, diba? Saan doktor siya pinundasan nga nanay? Tutusin, ano ka lang po, talagang nagmalasakit parang lang din po, eh. Kung wala pong mag-aalaga niya, paano naman si Rein? Yung nanay po niya, buhay pa. Buhay pa, sir. Malam. Sana naman. Kaya napapasin pala sir nila yung ngayon paakbe-akbe, kundi nila alam kung ano yung istan nyo. Wala akong intention na ano niya, basta binabantay ko lang kung makaaksin. Binabantayan lang naman. Nay, ay tay, baka pwede nyong pauwi dito yung para makausap natin yung nanay. Hindi, dito siya. Kahit makausap mo lang po. Para naman makausap din natin yung nanay. Pagpuntahin ko sa dito. Pag halimbawa yan. Pag nandito, sabihan mo lang si Rustom, si Kagawad Rustom, sabihan mo. Para masabihan kami na ano, kung nandito yung nanay. So yun na nga po ano, mga kababayan, mga kalingap, napanood po natin sa video ni Kalingap Rap. Sa mga hindi pa po nakapanood ng video na ito ay pakipanood po, pakipuntahan yung YouTube channel ni Kalingap Rap para maging updated po kayo at maging detalyado yung panonood nyo ng video ni Kalingap Rap. So yun na nga mga kababayan, napanood natin yung conversation ni Lolo Nestor at ni Kalinga Prab, no, dahil nga marami ang nagko-question sa ginagawang pagmamalasakit ni Lolo Nestor dito kay Reyna, no, dahil napapansin nila na nakikita nila sa video ni Kalinga Prab na medyo overprotective o medyo mahigpit yung ginagawang pag-akbay ni Lolo Nestor dito kay Reyna, no, dahil Ang sabi naman ni Lolo na siya naman ang nakakaalam nung ginagawa ni Reyna at ano yung pwedeng gawin pa ni Reyna pag ito ay nakakawala kay Lolo, no, dahil pag nakakawala nga daw po si Lolo si Reyna kay Lolo Nestor ay tumatakbo po ito at pumupunta ng kalsada at pag nakakita ng mga bata ay iba yung ginagawa ni Reyna sa mga bata, no, sinasaktan ni Reyna yung mga bata pag ito ay naaabutan. Kaya naman ang nagiging overprotective itong si Lolo, no. Huwag po nating pag-isipan ng masama itong si Lolo Nestor dahil yung nakikita naman natin na yung kanyang pagmamalasakit bilang apo dito kay Reyna, no. Kaya huwag po natin siyang i-bash o huwag nating pag-isipan ng kung ano-anong kasamaan, no. Kaya naman si Kalinga Prab ay porsigido sa pagtulong dito sa maglolo dahil nakikita ni Kalinga Prab na si Lolo Nestor ay may mabuting tao at may malasakit sa kanyang apo, no. Dapat ang questionin nga naman natin dito yung mga magulang ni Reyna, no, dahil unang-una dapat sila yung nag-aaruga, nag-aalaga dito sa bata dahil sa ganyang kalagayan ni dapat mga magulang ang dapat tumitingin dito kay Reyna at dahil nga wala yung kanyang mga magulang ay si Lolo Nestor na nga ang tumatayong magulang ni Reyna, no. Sana ay huwag po nating i-bash si Lolo. Kumbaga ay hangaan natin dahil sa kanyang ginagawang pagsasakripisyo, pagmamalasakit dito kay Reyna, no. Magpasalamat pala tayo kay Lolo Nestor dahil maganda yung kanyang intensyon sa kanyang apo, no, na ito ay gumaling. At magpasalamat din tayo kay Kalinga Prab dahil kay Kalinga Prab ay meron na namang pamilyang mabibigyan ng tulong at hindi lang tulong, no, ng maging ng pag-asa, no. At unang turok pa lang dito kay Reyna ay nakikita na ng pamilya ni Lolo Nestor at ni Kalinga Prab ang magandang resulta at napapanood din naman natin sa mga video ni Kalinga Prab. Nawa ay manatili po yung ating panonood ng mga video ni Kalinga Prab maging ni Kuya Bal Santos Matubang, no, para mas marami pa silang matulungan katulad ni Reyna. Maraming pong salamat sa panonood ng video ito, mga kababayan, mga kalingap.